Hi! Ako si Juan. Andito ako ngayon para magbahagi sa inyo ng mga karagdagang kaalaman. Alam niyo ba na meron tayong mga habits na ginagawa right after meal na dapat natin iwasan? Sa video na to, tatalakayin natin ang 6 na habits na di dapat gawin pagkatapos kumain. Okay, isa na natin. Una, ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo sa una pa lang ay talaga namang masama ang epekto sa kalusugan. Subalit, kapag ginawa ito after kumain, ay 10 beses na mas masama ang epekto nito sa katawan. Ayon sa mga experts, ang paghitit ng isang stick ng sigarilyo pagkatapos kumain ay pwede ikumpara sa paghitit ng 10 sigarilyo. Ang sigarilyo ay nagtataglay ng higit kumulang na 600 sangkap. At kapag ito ay nasunog, ito ay nagpapalabas ng mahigit na 7,000 chemicals. Karamihan sa mga ito ay lason. At 69 dito ay dahilan ng pagkakaroon ng cancer. Ang mga pangunahing sangkap ng puso ng sigarilyo, like nicotine, tar, carbon monoxide, ay nakakaapekto at nababawasan ang dami ng oxygen na kailangan sa digestion. Dahil dito, mas maraming carcinogens or chemicals ang naaabsorb ng ating katawan. Dahilan para tumaas ang kusyento ng pagkakaroon ng problema sa bowel at iba pang sakit na naitutulot ng paninigarilyo, tulad na lamang ng lung cancer. Pangalawa, huwag uminom ng tsaa. Ang pag-inom ng tsaa ay maganda sa kalusugan. Subalit, ang pag-inom nito after kumain minsan ang dulot sa ating katawan. Ang mga daw ng tsaa ay may mataas na porsyento ng tannic acid na nagiging dahilan para ang protina na kinain natin ay nagiging matigas kaya mahirap siyang tunawin. Nakakaapekto ito sa absorption ng iron sa ating katawan. This can result in decrease in iron absorption and even iron deficiency na pwedeng mag-cause ng pagkahilo, anemia, at pagkapagod. Ang ideal time ng pag-inom ng tsaa ay 1 to 2 oras bago o pagkatapos kumain para makuha ang health benefits nito. Pangatlo, huwag maligo agad pagkatapos kumain. Nasanay tayo na minsan pagkatapos kumain ay naliligo tayo. Ang hindi natin alam ay masama din pala ang epekto nito sa katawan. Kaya huwag muna tayong maligo pagkatapos kumain. Maghintay muna tayo ng at least 30 minutes bago maligo. Ang pagtunaw ng pagkain ay nangangailangan ng maraming energy at blood flow. Kung maliligo agad, ang blood flow ay napupunta sa iba't ibang parte ng katawan, lalo na sa ating mga balat. Dahilan para maantala ang digestion ng pagkain. Dahil kailangan ng ating pantunaw ang enerhiya ng ating katawan at para rin makadaloy ng maayos ang ating dugo. Pang-apat, huwag mag-exercise ng sobra. Iwasan ang mag-exercise ng sobra tulad ng pag-gym o pagtakbo pagkatapos kumain. Ang sobrang exercise ay pwede magsasanhi ng indigestion at acid reflux. Ayon kay Dr. Leong, it is advisable na pwede ang maglakad-lakad ng konti, let's say 5 to 10 minutes. Ito ay nakakatulong sa digestion. Mas makakatulong ito para pababain ang sugar level, lalo na doon sa mga sakit na diabetes. Hintayin na matunaw ang kinain. Pwede mag-exercise 30 minutes hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Pang-5, huwag matulog agad. Madalas ka bang antukin kapag busog? Ayon sa isang doktor, normal lang naman daw na antukin ng isang tao, lalo na kapag busog na busog. Kapag natulog agad after meal,
Ang mga posibleng magiging epekto nito ay ang mga sumusunod. Bibigat ang iyong timbang, lalo na kapag palaging busog. Kapag nahiga ng busog, maaaring umakyat ang mga kinain sa esophagus. Aapdi ang iyong tiyan dahil sa gastric reflux. Posible kang magpalpitate. Posible rin maging sanhi ng stroke ayon sa isang pag-aaral. Posible rin mamaga ang pankreas, ulapay. Hintayin na matunaw ang kinain. Let's say, 30 minutes to 1 hour bago matulog. Pang-anim, pag-inom ng malamig na tubig. Sa inyong panahon, aminin natin na nakakatakot talagang uminom ng malamig o nagyayelong tubig. Ito ay hindi lamang nakakapawi ng uhaw, kung hindi, nakaka-refresh din ng katawan. Subalit, hindi pala maganda sa katawan ang pag-inom ng malamig na tubig at meal. Ito ay nakaka-apekto sa digestion. Pinapabagal nito ang pagtunaw ng pagkain. Nakakadagdag ng timbang. Kung nais mong mabawasan ang iyong timbang, dapat ay iwasan na ang pag-inom ng malamig na tubig. Dahil ang malamig na temperatura ay nakakapagpatigas sa mga taba sa katawan na nagre-resulta sa mas mahirap na pagsunog ng mga ito. Pagsakit ng ulo. Kung pamilyar kayo sa brain freeze, yung kapag kumakain kayo ng ice cream. Ganito rin ang posibleng resulta kapag ikaw ay uminom ng ice cold water. Nagiging sensitibo ang iyong mga nerves kapag uminom ka ng malamig na tubig. At nagdadala ito ng mensahe sa iyong utak kung saan nakakapagpadurot ng pagdurot ng iyong ulo. Muli, narito ang anim na habits that should be avoided after full meal. First, ang paninigarilyo. Second, huwag uminom ng tsaa pagkatapos kumain. Third, huwag maligo agad pagkatapos kumain. Fourth, huwag mag-exercise ng sobra. Fifth, huwag matulog agad pagkatapos kumain. And sixth, huwag uminom ng malamig na tubig. So that's it for my first video for today. Para sa karagdagang kalaman, don't forget to subscribe and click the notification bell below for more video updates to come. Again, this is Juan na nagsasabing, ang umaayaw ay hindi nananalo. Ang nananalo ay hindi umaayaw. See you next time! Paalam!